Hello, welcome to Libra Philippines. So ito po ang ating general love and money reading for Libra. This is for October going to November 2022. Take only what resonates. Ayan, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa iyo. Of course, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pa-hit na lang po ng subscribe button. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and your shares, guys. Maraming salamat po. Ayan. So kahit po yung smileys ninyo, na-appreciate ko. So hopefully mag-iwan kayo ng comment, guys. Kahit yung smileys, hearts, ganyan. So start na po natin. This is for Libra. Money po muna tayo, ano? Take only what resonates. For money, para kay Libra, this October going to November. We do have your child. Main male. And then, distant horizon. Mature man. Okay, so nakikita natin dito, I feel like may mga bago na mangyayari sa iyo. May paglipat tayong nakikita, pag-travel, possible na pagta-travel. I can feel like for some of you merong tayong pagbalik, either pag-uusap na may kinalaman sa pagbalik doon sa lugar na kinalakihan or kung saan ka lumaki or saan ka ipinanganak, ganun. Either may pagta-travel na may gagawin doon or pag-uusap doon sa place na yon, sa lugar na yon. And for what I can see here, there's this child, if you do have children, anak, nakita tayo na medyo nangangailangan siya ng attention mo, which is nakikita naman natin as much as possible binibigay mo ito sa kanya. Pero parang meron siyang mga questions na gusto kasing itanong sa'yo. Kung ito ay medyo teenager na ganun, may mga questions siyang gustong itanong sa'yo. Pero I don't feel like ready kang sagutin yung mga tanong na yon. So, this person is not talking or this child is not talking about doon. Pero meron siyang mga tanong na sa isip niya. Okay? And tell me more about money for Libra. We do have your despair, lovers, false person. Merong nalulungkot dito. Like, this could be a friend na parang maybe a friend, pero ito hindi to love, ha? Pero yung iba sa inyo, that is a friend or pwedeng may kinalaman din sa love. That is a, lumalabas kasi siya na either a friend or a past person. Yan. Iniisip ka nitong person na ito, eh. Like, feeling niya hindi na siya welcome para sa'yo. Kung ito ay friend, this friend is missing you. Like, parang unlucky nang nawala or wala or feeling na parang wala. Pag wala ka, parang nakakatamad, nakakatamlay. Parang ganun kasi wala ka. Hindi ko ramdam na yung presensya mo. And this person is missing you. Nami-miss ka niya. Ex-lover or a friend. Para kasing hindi mo na siya binibigyan ng attention or what. Or maybe hindi ka na nagme-message. Ganyan. Yeah, with the courtship. gusto niyang, okay, yung iba, that is one to two person. Gusto nilang malaman kung may pakialam ka pa ba sa kanya or sa kanila. Kasi parang pakaramdam nila, parang wala na. Eh, yung iba kasi talagang pwedeng literal na hindi ka naman nagpaparamdam. Because you do have a lot of isipin sa buhay. Maybe stress sa buhay. Okay? And also, you're not being open with the imprisonment. Ito, mag-ingat ka lang dito, ah. Kasi yung iba sa inyo, ang kalaban mo kasi yung sarili mo, eh. Kung ano man yung trabaho or ginagawa mo ngayon, yung kalaban mo is yung isip mo, eh. So, be careful dito sa iniisip mo. Prone ka sa depression. Prone ka sa
pagiging matamlayan, malungkotin. And it is because hindi ko nakikita ang nakikipag-communicate or connect ka sa mga taong ito, which is yung iba, that is your friends, no? Pagdating sa money, kung kailangan mo ng tulong, you just have to ask. Pero sa tamang tao. Kasi pwedeng naghihingi ka ng advice or tulong sa mga taong wala rin. Which is, or wala rin may tulong sa'yo. So, kung wala silang may tulong sa'yo, then you have to proceed dun sa iba pang kaibigan, kakilala, na pwede mo pang mahinga ng tulong. And yung iba kasi sa inyo, medyo mataas ang ego. Alam nila na makakatulong sa kanila itong taong to, pero hindi nila nilalapitan, hinahayaan na lang nila, ganito, ganyan. And then, dun sila mag-a-ask sa talagang alam nila magtutulong sa kanila, which is pwedeng yung taong yun, wala rin namang maitulong sa'yo. So, yun yung nakikita natin. Maybe you are asking help from this person na wala rin. Yun. So, yun. Alam mo yan sa sarili mo eh. Kung sino yung pwedeng magbigay ng tulong sa'yo, kaya lang medyo mataas ang ego mo pagdating doon sa taong yun. Anyway, let's proceed to your love. For Libra, please. Ano naghihintay sa love for Libra, October to November 2022? October going to November 2022 in love for Libra, please. Spirit guides, angel guys for Libra, please. One last shuffle. Okay, thank you. For Libra. Sorry pala kung nagagalaw yung camera. Hindi ko po maiwasan pag nagsha-shuffle ako. Healthy choices. Keys on a ring. I feel like you're going to focus on loving yourself ngayon at saka sa buwan ng November. Mas more on focus mo na kailangan healthy lang, kailangan maayos, ganito ganyan. And I can see you na mas magiging mas okay ang iyong pangangatawan. Kung ano man yung mga sakit-sakit mo, meron kang nahi-heal sa sarili mo na sakit na hindi mo napapansin eh. And malaramdaman mo na lang yun na parang, uy, oo nga, parang hindi na ako nagkakaroon ng sakit-sakit dito sa ganito. Kasi nag-healthy living ka eh. Okay, so ang focus mo is pagmamahal sa sarili. Although there's options para sa iba sa inyo, pero yung decision mo kasi is for yung sa sarili mo muna, stability mo muna, career mo muna. Sinasantabi mo muna si love ngayon. So, yun na nga. Dahil doon, nakakatulong yun. Yung iba, ano, example ng mga sakit na yan. Example is, rayuma, ganyan, mga arthritis, mga joint pains, mga, I don't know if you do have triggered finger. Ayan. Dahil nagiging mas healthy ka ngayon sa choice mo na pagkain, sa whatsoever, ganyan. Yung iba, pwedeng nag-exercise. Nakikita natin na nagbubunga ito sa'yo. Okay, so a lot of healing, we do have your healing, a lot of healing ang nangyayari sa'yo. So, nakakabuti, nakakatulong. So, pagdating sa love, there's this new person, kaya lang nakikita natin kasi this could be a new person or a past person, pwedeng options ito sa buhay mo, pero I don't see, if this is a new person or a past person, hindi ko nakikitang nag-okay yung connection. Kasi pwedeng may, hindi naman pag-iwas, pero silent lang, tahimik lang. Silent treatment. Pag may pag-uusap eh. Pero as much as possible, kung hindi ko naman kailangan magsalita or kumausap dito sa taong to, hindi ko na lang kausapin, ganun. So, pwede mo na rin masabing pag-iwas, pero kasi may pagpipigil. Pagpipigil na ay hindi ko siya dapat kausapin, ayoko siya kausapin, hintayin ko siyang kumausap sa akin. May ganun. And that is coming from your side, especially ang focus mo naman talaga is hindi love, kundi ang sarili mo. So, kung may new person dito, hindi maganda yung communication na nangyayari. Walang masyado. Yan, no? Especially with the mask. Ayan, this is like pagpipigil and also yung emotions is nakatago yan. Hindi sinasabi. We do have your heart with a key.
hindi ko alam sa ginagawa mo, pero the more na pinipigilan mo ang sarili mo, the more na hindi mo ino-open ang sarili mo or tahimik ka lang sa connection, mas lalo mong na-manifest si soulmate. We do have your passion, and sooner or later, itong person na to with the chaser, siya yung gagawa ng movement para siya yung makipag-communicate sa'yo, or just allow this person, hayaan mo lang siya, kasi the more na ikaw ang nakikipag-communicate sa kanya, the more na siya naman yung umiiwas. So, nangyayari dito, dahil ikaw yung umiiwas or hindi masyado nakikipag-communicate, siya naman yung gusto ng communication ngayon. So, tama yun, na pinipigilan mo yung sarili mo makipag-communicate dito sa new person na ito. Mas lalo mong natatawag itong tinatawag nating soulmate na ito. Okay. And then, we do have your wedding rings. Yan. Pagdating sa mga taong may marriage na involved, no, mag-asawa, may relationship dito with the addiction, nakikita natin na parang may mga pagpipigil na gagawin eh. And with the sunglasses, tinatry ilipat or tanggalin yung focus para hindi magalit. Alam mo yon, kasi nakikita natin na may pag-aaway, may pagkakaintindi dito. So para maiwasan yung bagay na yun, and hindi ko na lang pansinin. Hayaan ko na lang siya, ganun. So more on pagpipigil ang nangyayari, dahil yung person na ito, nakikita natin may mga bagay din siyang hindi magawa ngayon. I don't know, there's some kind of block. Pwedeng may sarili siyang problema, stress, nararamdaman na hindi maganda, na kaya hindi siya okay ngayon. But I can see na pagbigyan mo lang, tama lang yun. Huwag mo na lang pansinin kaysa magkaroon ng pag-aaway dito. Ayan, huwag mo na lang pansinin ko na yung mga ginagawa niya, hindi niya ginagawa sa'yo. Yeah. And for those of you dealing with your twin flame, additional message, maraming pagbabago, I can see possible union sa inyong dalawa. For those Libras dealing with your twin flame. So, thank you for watching. Sana, sa mga nakarelate, naka-resonate, hopefully mag-iwan kayo ng like and comment. I love you all, guys. And bye-bye.